is pa another episode of My Budget Meal Project. Syempre dito sa pagbuo natin ng 1999 Honda CRV. So guys, ito I hope na napanood niyo na yung first episode nito, yung pag-setup natin dito sa JDM Performa 1. Then tapos may pag-twist, with the twist, no, syempre off-road setup siya. So ngayon guys, itong sa second episode natin, nakakuha tayo ng Bullbar, JDM Bullbar. So nakuha lang natin ng nasa 3,000 lang, tapos medyo na bayaran natin ng konting pila. So we're very thankful dito, syempre. Tapos ang kagandahan dito, nakuha natin kompleto pa yung yung mga covers niya. Ayan, mga ka-auto, no? Sa mga gilid. So, ayan. Kompleto pa. Tapos, yun nga lang, syempre, lalagyan na lang natin. Wala na yung mga bolts na dito, nuts, mga ganon. So, gagawa natin ang paraan na lang. So, then, tapos yung mga chrome pa niya, umayos pa naman siya. Tapos, nandito pa yung paglalagyan ng mga mismong fog lamps niya. And yung logo ng CRV. So, yan guys, mga ka-auto. Then, ito mga ka-auto, yung bracket din. Kompleto pa kahit yung sa likod. So, yung kagandahan dito. So, ano pa hinantay natin? So, tara, i-install na natin. Then guys, i-install na natin yung bullbar natin. So, ito kailangan natin tanggalin muna yung mga screw, ganun. So, dito kasi, dito meron dyan, dito mga ka-auto, ito sa gilid, dito meron dyan, para matanggal natin yung bumper. So yan, tapos dito kailangan natin na baka hindi na natin tanggalin yung headlight, tapos kailangan lang natin tanggalin yung grill. So ito, tapos dito may screw dito, yan. So guys, yan, okay. So tara, mababa pa to. So yan guys, no, unahin muna natin yung mismong grill muna. So kailangan natin tanggalin tong mga screw na to. Yan. So okay, yan. Yan. So ito medyo tatlo na lang screw na ito. Medyo talagang medyo putol na yung mga ngipin ng ibang ibang sa grill natin. Ayan, mga ka-auto. So, pagpasensyaan nyo na lang. Okay. So, ayan. Tanggal natin yung grill. Lang. Oh, meron pa dito. Ayan. So ayan, dologa lang natin nandito sa loob. So para mahugot natin tong mismong grill. Ayan. Okay. Ayan. So tanggalin natin yung grill. Tanggalin natin yung sa grill. So ngayon naman yung bumper dito sa gilid. So ayan. So ito. Okay. Ito, gamit ko lang dito para maliit na na star screw. Ayan. Okay, ngayon guys, dito naman tayo sa kabilang side. So, ito. Dito, ayan. So ito mga ka-auto, ang gamit ko dito is maliit na star screw lang kasi para mas madali. Yan. Okay, ayan guys, no. Natanggal na natin yung sa mga gilid na screw. So sa kaliwa at sa kanan. So ngayon naman, ito wala na dito mga wala na dito mga para dito, mga yung mga screw niya mismo. So dire-diretso na natin ito tatanggalin. So yan. Bilang natin dito. Okay, ayan guys, natanggalin natin yung bumper. So, honestly, mga ka-auto, natanggal na natin,
naikabit ko na talaga yung mismong bracket niya. So ito yung sa passenger side, ito yung sa driver side. So ngayon naman, meron taga nakakabit dito parang bumper na, parang bumper protection, bumper guard or whatever. So ito yung, ito yun. Ayan. Ayan mga kakoto. So ganyan siya kakapal. So bago may lagay yung mismong bullbar niya, kailangan tanggalin muna na ito para may kabit itong mga, itong mga bracket na to. So ito, tatabi muna natin kung eventually may maibalik natin. Okay, ayan. Ang nakabit lang naman dito is ano mismo body, dalawang bolt dito. So ayan, sige, lapit tayo, lapit. Ayan. Okay, ayan guys. So meron siyang dalawang bolt dito. Ayan. Tatlong butas siya, pero itong kasi isang butas, medyo may ano siya, may damage siya. So pero kaya namang mag-hold siya. So importante lang talagang ano siya, okay siya. So dito naman sa kabila. So ayan. So meron dito, meron sa loob mismo, saka dito sa gilid. So kailangan talaga ano siya, yun, mahigpit siya. Kasi syempre, yun lang yung humahawak sa mismong sa ano, no, nung mismong bullbar. So ayan. So ayan guys, pinakita ko lang para at least may familiar kayo kasi kung magkakabit kayo ng bullbar. Kasi kung hindi nyo ano, kung ikakabit ko lang kagad yung mismong bullbar, hindi nyo ma-experience kung paano siya talaga ikabit. Maguguluhan kayo kasi honestly ako, bago siya may kabit, nag-YouTube na ako, no? Ako, para malaman ko lang din. So, doon lang din natin na natutunan. So, ito nga guys, ibabalik na natin yung bumper para at least makita nyo paano naman ikabit yung mismong bullbar na. So, ayan. So, ayan guys, ikabit na natin yung bumper. So, ito na yung bracket na mismo. Ito yung nag-hold. Sige. Ito, ayan. Ito yung, ito yung nag-hold mismo. Ayan. So, para makita nyo. Ito na yung sa kabila. So, meron siyang dalawang bolt. Ayan. So, yan lang ihigpita natin mamaya. Okay, ayan guys, no. So, ito, I'm sure sa mga nagsisirv dyan, familiar na kayo dito. I-screw lang natin yung mismo. Ang tayo dito. Ito naman yung sa, ano to? Sa driver side niya. So, may screw yan siya. Ngayon naman, kabitin natin yung mismong grill. Ito yung grill natin. Okay, ayan guys. So, kabitin natin yung grill, yung bumper, yung bracket para sa kumahawak sa bullbar. So ngayon naman guys, yun, kapitan natin yung mismong ano, mismong bullbar dun sa para. Yung bullbar kasi kailangan tanggalin yung, ito kasi nakabra ano, meron na yung plate ko kasi, meron siyang yung OEM ng Honda na plate base niya. So sumasabit siya, so kailangan tanggalin muna natin. Wala ng plaka ngayon. So ngayon, kakabit na natin yung mismong bullbar. Ayan. Ayan, no? So, ito naman guys, ito yung sa kabilang sa passenger side. So, ayan. Okay, and, so, ngayon guys, no, nakabit na natin yung ano, mismong bullbar sa bracket. So, ngayon, hihigpatan na natin ito. So, ayan. Okay, ayan. So, guys, bullbar. So ngayon naman guys, syempre ito, baka nagtataka kayo, meron taga siyang kasama, kung natatanda yung sinabi ko yung cover niya. So ito siya guys. Wow! Yeah. So,
wala na yung mga ano niya, mga screw niya sa gilid. Pero lalagyan na natin sila ng mga ordinary na bolt for the meantime. So at least hindi lang, at least mas ma-ano lang, presentable lang siya. So yan. So dito yan, guys. Yan dito. So cover siya dito. Ito naman yung sa kabilang side. So ito, grabe na natin. Natin ng cover. So lalagyan mo natin sila ng mga anong screw or bolt, so para at least secure yung ano, yung mismong cover, kasi mahirap mga hanap na itong gina to. So baka nagtataka kayo mga ka-auto, may mga rubber talaga siya dito. So ano ba 'yan, medyo nililinis ko pa siya, so at least ano, para medyo ano lang, ano lang, sariwa lang yung titigyan siya, no? So, kumuha muna tayo ng mga spare natin na bolt dito. So, ilalagay natin dito para secure siya. So, ito naman sa kabila. Yung plaka natin, ang bullbar naman talaga ng OE ng ano, ng CRV, meron talagang paglalagyan talaga dito. So ito, lalagyan na natin ng plaka. Oh, okay, ayan guys, no? So dito natin nilagay sa harap, so meron talaga siya. Pero pwede rin naman ilagay nyo pa rin dun sa mismo sa bumper. Pero kasi ano siya, hindi, ito kasing OEM na plate base ng Honda, sumasabit siya. So kung gusto nyo, kung okay naman sa'yo walang plate base, di, mas okay na sa bumper. Pero ayos to, mas kita kasi yung bump, yung plaka nyo. Bar. So ayan. Okay, ayan guys. So nakabit na natin yung bull bar natin dito sa ating 1999 Honda CRV. Dito sa another episode ng My Budget My Project. So ayan guys, pagpasahin siya, medyo madungis yung mga natin, yung mga kamay natin. So ayan guys, nakabit natin bull bar, yung plaka natin. So subaybayan niyo yung another episode sa episode 3 natin. So ano bang may kakabit natin dito sa ating My Budget My Project na naman sa ating 1999 on the CRV. So ayan guys, so this is Bryan Cunanan and this is OtoCulture.